Kusa ba, General? Sa video na ito, mga General, ay may bibilhin tayo na isa sa mga importanteng ginagawa natin para sa maintenance ng ating motor. So actually, dati hindi ko ito ginagawa. And then lately, na-discover ko, no? Sa kapanonood ko ng mga mekaniko na vlogger, minimension nila to. And tama naman yung mga sinasabi nila. Yun talaga yung trabaho nito. So tara, samahan niyo ko kung anong bagay ito na gagamitin natin pang maintenance kay Azul sa ating Sniper 155. Let's go! Dito tayo, mga General, sa Yamaha Kalumpang. Ayan. Makanyal, ito yung nabili natin, no? P carbon cleaner. So isa to sa mga ginagamit natin pang maintenance sa ating Sniper 155. And then meron din ganito sa ibang brand. Meron din nito sa Honda, nakita ko sa Suzuki, hindi ko pa nakita. Pero I'm sure ako, si Yamaha at si Honda, meron sila. So ipapakita natin sa ating next video kung paano siya gamitin, mga General. Actually, pang pangalawang beses ko na itong ginamit. Ngayon lang ulit nasundan kasi medyo busy tayo. Hi, mga kainan! So sa video na ito ngayon is ilalagay natin, ipapakita natin paano maglagay ng carbon cleaner sa ating motor. So isa to sa mga maintenance pala, mga kainan, na ginagawa ko sa aking Yamaha Sniper 155 o kay Azul. Kasi importante din ito, mga kainan, no? Tumutulong itong carbon cleaner para wala masyadong mabuong mga carbon deposits sa ating motor. At para na rin iwasan natin yung pag-decrease ng kanyang performance. Kasi ang motor natin, mga kainan, is nagsusunog ito ng gasolina. And then ang byproduct niyan is carbon. So may mga carbon talaga na may iwan dyan sa loob, pati mga injector. Kaya kung magpapalinis kayo ng inyong mga injector, usahan yung FI cleaning. Pag magamit kayo ng carbon cleaner, wala masyadong makikita ang carbon deposits. So nasa 155 pesos pala itong, mga kainral. Actually, dapat gawin natin to every 3,000 to 4,000 kilometers na natatakbo ng ating motor. Pero depende pa rin yan sa budget mo, no? Kasi ako, naging 5,000. Pangalawang lagay ko na to. So nasa 9,000 udo na ang ating motor. So ngayon ko pa lang siya ulit nalagyan. So nalagyan ko to last is nasa 4,000 odometer pa siya. So ngayon pangalawang lagay natin. Kung nakita nyo, nagbiblink na yung ating sa gasolina. So ito yung pinaka-ideal para maglagay ng carbon cleaner. Kasi dapat konti na lang yung tirang gasolina bago siya ilagay. And then take note, mga kainal, nilalagay siya bago magpagasolina. And then dapat kung maaari is naka full tank siya, no? Bago nyo siya, yung after nyo siya ilagay yung carbon cleaner. So ilagay muna natin dito. Pila 6. Okay. Kailan busa? Butasan ako ni. Lili, carbon cleaner. Yan, carbon cleaner ni Yamaha Lube. Boy.
Diyos. So tag 155 to mga kainaral. Tapos pa full tank tayo. Oh, ginahalo siya bago dapat ano? Anang lapit na mawarot ang gasolina ba? Ha? Ito gitiming na ako. Para mahalo siya sa pag-gasolina, oh. Sa engine? Sa yung ano, if I, anang mga carbon-carbon matanggal. Ayaw, if I, may carbon. Oh. Dapat ang if I, pwede pa hubsan? Mo gani, hapit na hubsan itong niyagi. Maragog na lumos. Bago ako sa if I, ma'am. Full tank na siya mga kaineral. Yan. So ganun lang kadali. Mag lagay ng carbon cleaner yon. So namimix siya mga kaineral, no. Kaya ideal na dapat kung pwede 1 bar na lang para ano siya. Habang nagpapagasolina ka is namimix. Thank you. So yun, may sipon pa tayo. So yun lang mga kainal, ganun lang kadali maglagay na ang ano, carbon cleaner. Sa lahat ng motor ko, ito lang yung shadong alagaan natin. Kasi ito lang yung nalagyan ko pa ng carbon cleaner. Kasi nalaman ko ito mga kainal sa isa sa mga seminar ni Honda. So although Yamaha yung motor natin, pero si Yamaha meron din naman siyang product na carbon cleaner, kaya bumili na rin tayo kasi same lang man sila ng function, FI din yung motor natin, kaya swak na swak. So yun lang mga kainral, simple tips para sa maintenance ng ating motor. Ride safe, bye bye.